picture natin, yung pagko-cross stitch gamit ang stamp pattern. Bago yun, yung mga pattern sa cross stitch, marami tayong pwedeng pagkuhanan. Number one dyan, yung pwede tayong makabili online or po-purchase tayo sa mga stores. Online, magda-download tayo ng mga pattern sa internet. Meron din yan. Tapos, pwede din dito, bibili kayo ng books. Ito po, nabili ko to ng mura lang. Second hand po ito sa mga book sale. Kapal siya. So, marami ka na rin magiging pattern dito. Maganda siya. Ayan. Mga animals, fruits, mga letterings din dyan. Maganda siya. Pero ako kasi, ang ginagamit ko sa mga projects ko, yung stamp cross stitch na nabibili ko sa mga online sellers. So, dinideliver siya dito sa bahay. Ganito ang itsura niya. So, pag nag-order po kayo ng mga stamp cross stitch, ganito po yung dadating sa inyo. Ayan. Kit na po ito. Kumpleto na siya. So, bibigyan ko po kayo ng example. Ito, may binuksan na po akong isa. Papakita ko sa inyo yung mga laman. So, ito. Andito yung actual picture po nung project na napili nyo. So, makikita nyo yung picture plus yung title ng project, which is 4 seasons, tsaka yung pattern code, which is F707. Andyan din syempre yung colored pattern. Kabilaan ko. Meron din siyang maliit na yung actual picture ng project. Tapos, may pa-manual siya. Siyempre, yun pong threads. So, pag stamp cross stitch, ang threads po niya, nakaayos na. Hindi po siya yung isa-isa na kayo pa mag-aayos. So, ayan. May mga numbers siya. Titignan niyo siya doon sa cloth. Naka-code na po yan. Huwag po kayo matakot kasi ito pong thread na to, hindi po kayo mauubusan. Sinosobrahan po nila ito, hindi kayo mauubusan. So, kapag ka hindi po kasha dito, ayan, gaya nito, meron siyang kadugtong kasi hindi nagkasha dito. Tapos, may pasobra pa sila. Sa after ng threads, syempre, hindi mabubuo ang cross stitch kung wala kayong needle. Tapos, yung cloth. So, ang cloth po ng stamp cross stitch, syempre, iba po siya dun sa pangkaraniwang pag bumili lang kayo ng cross stitch pattern nyo. Ang mabibili nyo, syempre, na cloth, blanco lang. So, magbibilang kayo dun kung saan kayo magsisimula. At the same time, pag nag-stitch po kayo, bibilangin nyo ng bibilangin kung ilan yung isi-stitch nyo, kung saan kayo mag-stop. Pero pag stamp cross stitch, ganito na po ang itsura niya. So, guided na po siya ng numbers. Yung codes ng thread, ayan. Yung numbers kanina dun sa thread, ayan na po yun. Kukompare nyo na lang. So, kung orange siya, lapin nyo yung orange. Number 5, kukunin yung number 5 thread. Yun, ganun. Hindi na kayo magbibilang. Ayan na. Sasabihin na sa inyo nung cloth kung saan kayo magsa-start. Kung anong thread gagamitin nyo. So, ngayon po, itong susunod na clip, ipapakita ko sa inyo naman po yung actual na kung paano gawin ang pagko-cross stitch. So, ngayon, ipapakita ko ang tamang paraan ng pagko-cross stitch. Ipapakita ko ngayon bahagya ng ginagawa ko. Bali, malaki to. Pero ito muna, mag-focus po muna tayo dito sa maliit. So, ang una nyo nga gawin, kunwari, ito po yung gagawin natin. So, titingnan nyo po yung symbol. So, yan yung orange na triangle. Ikukumpara nyo siya dito kung nasaan siya. So, ito siya. So, number 11 siya. Titingnan nyo siya ngayon dito sa mga thread. Hanapin ang number 11. Ito yung number 11. So, ito yung thread na kailangan natin. So, kunin na natin isang thread na number 11. At ipasok na natin sa needle. So, ito po yung needle ng pang-cross stitch. Yung pong needle na pang-cross stitch ay iba doon sa pangkaraniwang needle ng pagtatahe. Ang kaibahan po, hindi ito masyadong matalas.
Tsaka yung butas niya, mas mahaba, mas malaki. So, mas madali po tayo magpasok ng sinulid dyan. So, ipapasok ko na po ito. Ayan. Pag nakapasok na po ang sinulid, kailangan po natin yan ibuhol sa likod. Ay, mali pala. Hindi po ako nagbubuhol. Iniipit ko lang para wala po tayo masyadong buhol sa likod. So, makikita nyo po yung likod. Malinis. Ayan. Wala po nakaprotrude. Walang mga buhol. So, dito po. Ito po yung gagawin natin. So, ipapasok ko dyan. Palatandaan kung saan po tayo mag-iipit. Ipit ko lang po ito. Siguro mga 3 hanggang 4 na ipit. Hihilahin po hanggang sa dulo ng thread. At saka papaikutin po ng 1 beses para mas matibay po yung kapit sa likod. Yan, hindi na po yan mapipigtas. So, umpisa na po natin. Una po, dapat, so, X po siya. Pag X po, 2 linya yon. Isang pahalang na ganun at isang pahalang na ganun. So, pag nasa ilalim yung una nyo, dapat i-maintain nyo po hanggang dulo yung nasa ilalim. Hindi pwedeng nasa ilalim dito, nasa ibabaw dito, nasa... So, gawin muna natin ilalim lahat. So, natapos na natin yung 1 linya na puro paloob. Ayan. Tatapusin na natin yung 1 buong X. Papatungan natin yung 1 pahalang na nagawa natin. So, para maging X siya. Ayan. X na po. Tapusin lang po natin hanggang dulo. Ayan. Pag natapos po, proceed naman po tayo doon sa ibang kapareho niya ng symbol. Transition po ng bicolor dun sa aking whip. Yung pong whip, ibig sabihin ay work in progress. Ginagawa niyo na po, pero hindi pa natatapos. Nasimulan na, pero hindi pa natatapos. Yun po yung whip. So, ngayon, ang ibibigay ko naman sa inyo is yung mental health benefits ng cross-stitching. Bakit ko nga ba ito naging hobby? Isa lang to sa madami kong hobby, pero kadalasan ito ginagawa ko, lalo na dito sa Pilipinas. Meron tayong 4. So, nauna dyan, sense of calmness. So, nagpapakalma nga daw. Bakit nga ba ito nagpapakalma? Yun daw pong simpleng-simpleng task na pagtusok, tsaka paghila dun sa thread, mula dun sa cloth. Kinukot po ito na parang meditation nga daw po. Dahil paulit-ulit siya. Yung paulit-ulit na paggawa, para ka daw pong minibigyan ng sense of calmness nito. Totoo naman po. Kahit ako po, napipin ko po yun. Pangalawa po dito na mental benefits ng cross-stitching is yung sense of focus. Bakit po? Dahil once you start cross-stitching po, yung mind nyo tends to concentrate dun lang sa task. So, wag na po tayo lumayo sa mata na lang. Pag nag-start po kayo ng cross-stitching, wala na kayo ibang pwedeng gawin eh. Siguro pwede nyo na lang gawin. Kunik ng music. O kaya kung nagti-TV kayo, pakikindan nyo na lang yung sound ng TV. Pero hindi na kayo makakapanood. Kasi po, yung focus ng mind nyo, nandun na sa task, which is cross-stitching. So, pangatlong mental health benefits ay community. Bakit kaya? Ako po, personally, nung nag-start po ako mag-cross-stitch, na-curious po ako, no, paano ba ito ginagawa, saan ba ako makakabili ng mga patterns. So, ang ginawa ko po, pumunta ako sa social media. So, nakakita po ako dun ng mga cross-stitch groups. So, lahat po ng stitchers nandun sa group na yon,
And then, kahit hindi mo sila personally kilala, doon lang kayo nagkakilala, you tend to communicate with them. Ayun. So, hindi mo mafe-feel na alone ka. Meron kang grupo, meron kang nakakausap, sa kakagandahan doon, yung mga nakakausap mo, meron kayo kayong same interest. So, maganda yung pagkakaintindihan nyo. And then, yung last natin is stress reduction daw po. Bakit stress reduction? Gaya ko po, 10 years po ako sa Saudi. Nag-work po ako doon as medical technologist. So, ang buhay ko sa Saudi, pagkatapos mo mag-work, uuwi ka sa bahay, kakain, matutulog. Ganun lang po. So, pag yun lang yung routine mo everyday, parang nakaka-stress po yun. So, kailangan mo ng outlet. So, isa po itong pagko-cross-stitch siya naging outlet ko doon. Kaya nga po ito, 3 years ago, 4 years ago, bumili ako nito ng maramihan. Sabi ko po, pagkatapos ko po ng isang pattern, every time mag-vacation ako dito, magdadala ulit ako ng isa, pabalik ng Saudi. Para if ever may free time ako doon, yun, magko-cross-stitch ako. So, yun po yung naging outlet ko. So, bottom line po niyan, ang pagko-cross-stitch is, hindi lang po siya beneficial sa mental health mo. Beneficial din po siya sa soul. So, yun na po. Happy cross-stitching! Enjoy!